Maaro pa. Good morning, guys. Okay, meron na naman akong na-discovery na katulad nga po noon, hindi ko pa rin binibitawan yung ang atin po kasi mga gamit niyo sa laging cellphone. May iwanan mo ang passport mo, may iwanan at period sa cellphone na hindi. Okay. So ito yung malaking bagay din po para sa atin, lalo ang katulad natin sa lansangan, especially dun po sa mga may sasakyan. Na ito po ay yung po tinatawag na universal car rear view mirror mount. Gusto ko po kasi na bigyan ding daan yung ganito. Napakahalaga para sa atin at alam kong mahalaga rin ito sa inyo para maging maganda po yung buhay natin sa labas. Para yung mga cellphone ay hindi nalalaglag, hindi malama ko sa ilalag. So malaking bagay po ito. At ito po ay aking pong i-recommend. Diba? Idea na. Okay? So, tignan po na itanin nyo din sa ano sa mga upa ko na maganda yun. Pagka-video natin, hindi nalalaglag kahit sa okay. Universal Carrier View Mirror Mount. Kinakabit po ito sa ano, sa salamin. Okay guys. Thank you. Okay guys, unboxing tayo. Tutulog ako eh. So, damma natin ang motor. Unboxing. Nakuha ko po ito sa online. Hindi pa rin ako nawawala dun sa cellphone lagi kasi yung ginagawa natin, pero ang ginagamit natin. Ito na siya. Right? Ito po yung ano. Okay. So, buksan natin. And then, may kasama siyang ganun siguro. Pang ano sa ano. Ano ito? Ah, yun. So, siya. Siya. Ito po ay nilalagay dun sa ng kotse. Pagkatapos ayan. Nilalagay na ganyan. Okay. Tapos nilalagay itong cellphone dito. Kinakabit ko yan din sa okay. So subukan natin. Try natin. So andito tayo sa sasakyan natin. Guys, at i-try po natin. Okay. I-try po natin. Ayun. Lagyan natin. Right. Okay.
Go. Ito guys, kung nakikita po ninyo, ito po yung in order ko sa online, ilalagay natin ngayon. So ito ngayon, lagay natin ha. Right, there we go. Okay, so ito ngayon, cellphone natin ay ilalagay natin dito. Right, so ayan po, ayan. So ito ngayon, may panghigpit siya dito, ayan, panghigpit. Tapos dito sa kabila ganun din, may panghigpit. So ito ngayon yung kagandahan. Nasa harap mo siya. Yung holder mo is So makakapag ako, try natin. Tapos yan natin. Sama kayo ha. Diyan lang kayo sa uli. Okay. So try natin. Guys, kwentuhan ng konti. So nakababa na yung isa kong kasama. So nandito na naman ako sa campus. Sa campus na naman ako ng KFUPN guys. At inilipat ko yung loading. Yan. Dito. Ang panahon ngayon, medyo siya mayuhit. Medyo ramdam namin ang humidity. Kaya ito. Kasi yung video ko kahapon, napansin ko itong kailangan isentro ko yung tawag na ito, yung baka yung dual camera baka kita, di ba? Kapag kasi nandito sa
nasa gilid din. So dito ko iginig na. Guys, merong katulad na ganitong ano, hindi kasi lahat ng cellphone o mobile ay merong ganitong dual camera. Sa mga iPhone yata meron, yung mga bago nila iPhone. Sa ano naman, sa Samsung ay itong model na to, napakatagal na nito pero maganda pa ang clarity at saka yung option niya katulad nito, dual, may dual camera. Sa Huawei naman, yun ang napakaganda rin. High technology ang Huawei. Yun pong ano, Nova 7. At saka Nova 7 ER. ER ba yun? ES. Parang ganun. May mga dual camera po yun, mga kaibigan. Gusto ko makakuha nun eh, kasi maastig ang ano niya. Pero satisfied pa ako dito sa ginagamit kong ito. Itong ginagamit kong ito. Guys, ngayon may Note 11 yata. Siya nga, may Note 11. 12, parang ganun. Ito, Note 4 lang po ito. Kaya ako nagustuhan ito ay yun nga, may dual camera. Pero yung mga bago ngayon ng Note ay wala pong ano, dual camera. So alam naman ninyo, sa mundo po ngayon ng nagdadamihan ng mga YouTuber, mga vlogger na katulad po natin, ay talagang hindi ko maiwanan ang cellphone. Mobile. Kasi gamitin natin yan eh. Kahit saan, pwede natin gamitin. Nasa kunsa lang, di ba? Double purpose compare po dun sa talagang mga bago at well, sino bang ayaw ng mga high-tech na camera? Magaganda. Mga 4K po yun. Wow, let's say yung patulad po ng GoPro. Meron din akong sports camera, guys. Pero ano, medyo hindi katulad ng GoPro. Okay, yan. Tinapo.